Gusto mo bang hinting-hindi ka mawaglit sa kanyang isipan? Hindi siya makatulog, hindi mapakali. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gustong mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano kayo hindi mawaglit, hindi makatulog, at hindi mapakali si target. So ito ay napakabisang gawin. Simple ngunit napaka-epektibo. Isa ito sa mga subok na subok ko nang ginagawa sa aking partner, na kahit gaano pa siya kabisi at tuwing nag-aaway kami ay talaga namang hindi siya makakatulog kapag ito ay aking ginawa sa kanya. Talagang magdamag siyang mapupuyat sa akin. So bahala siya kung mapuyat siya, basta't ako ay may ginawa sa kanya. So ayun po, is pwede itong gawin parihas ng kasarian. Sa parihas ng kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. And syempre sa ating babae and lalaki na mag-partner. And pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So, ngayon, hindi natin magagawa ang isang ritual kung wala tayong gagamitin. Syempre, meron talaga. Ano ang dapat natin gamitin dito sa ritual na ito? So ang gagamitin natin is kailangan mong maghanda dito ng papel and kailangan mong maghanda ng panulat. So ayun po, ang panulat is kahit anong klaseng panulat, anong kulay ng panulat ay pwedeng-pwede po itong gamitin. So, basta't importante ito ay makapagsulat, pwede ka namang gumamit ng color pen, pencil pen, ball pen, lapis, color pencil. So, ngayon kapag ready na ito, is kailangan mo rin din dito ihanda ang inyong sarili. Kailangan buo ang loob, may lubos kang paniniwala sa inyong gagawin, and hindi ka nagduda. Huwag mo na lamang itong gawin, ang ritual na ito, kung ikaw ay may pag-anlilangan. Ikaw may kaunting pagdududa or nagdududa ka talaga. So balikan mo na lamang ang videong ito at saka mo na lang ito gawin kung buo na ang inyong loob at alam mo sa iyong sarili na makakatulong ito sa inyo. Dahil minsan ang tao kasi kapag okay pa sila ng partner niya, wala silang problema, masaya sila, ay wala silang pake. Wala silang pake na ay masaya kami, nagmamahalan kami, ngunit hindi natin alam na may ginagawa na palang kabulastugan yung partner natin. So, mintras na wala pang ginawa, mintras na okay pa kayo, gawan mo na para mas pagtibayin ang relasyon ninyong dalawa. So, ngayon, kapag ready ka na and ready na yung materialis, ay simulan mo na ito. Ang gagawin mo lamang dito, ayun po, 7 beses yung pangalan at apelyido ni target mong isulat dito sa papel. So, 7 beses po, pangalan niya at apelyido ni target. Kailangan na 7 po dapat. 7 and pangalan niya at apelyido dapat ang inyong isulat. Totoong pangalan, hindi palayaw, hindi pangalan sa Facebook. Lalong-lalo na sa mga magka-LDR. Dahil sa ngayon, ay napakaraming tao na gumagamit ng pangalan sa social media na hindi naman kaniyang pangalan or hindi niya totoong pangalan. Dapat alamin ninyo kung ito ay totoo niyang pangalan or hindi. So, ngayon kapag nasulat mo na yung pangalan niya at apelyido, so, ang gagawin mo, tupiin at punitin. Ilang beses mo siyang punitin? Dahil 7 beses mo sinulat ang kanyang pangalan at apelyido, 7 beses mo rin itong punitin. So, ayun po,
habang pinupunit ninyo ito, ay sambitin mo yung pangalan, focus po, and galing po sa inyong puso ang pagkasambit. Halimbawa ganito, iyo itong punitin. So, isang beses, punitin. Pangalan, apelyedo ni target. Hinding-hindi ako mawaglit sa iyong isipan, hindi ka makatulog, at hindi ka mapakali. At, punit muli, pangalawa. Pangalan, apelyedo, hinding-hindi or hinding-hindi ako mawaglit sa iyong isipan, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali. Ito ay pangatlong punit ng papel. Pangalan, apelyedo ni target, hinding-hindi ako mawawaglit sa iyong isipan, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali. Pang-apat na punit, pangalan, apelyedo ni target, hinding-hindi ako mawaglit sa iyong isipan, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali. So, ito ay panglima. Kailangan bawat punit ninyo ng papel ay sambitin mo ang pangalan at apelyedo ni target at yung ating magic word. So, ito ay panglima. Ito ay pang-anim na punit. Kailangan punitin mo talaga hanggang sa kailangan na mapunit mo ito ng pitong beses. So, ayun po, napunit mo ng anim na beses and pangalan, apelyedo at yung magic words natin and pang pitong punit. So, kailangan na mapunit mo talaga ang papel na ito. So, medyo mahirap na siyang punitin kapag sobrang liit na. So, kailangan na medyo malaki-laki ang papel na inyong gamitin upang hindi kayo mahirapan sa pagpunit ng papel sa kahuli-hulihan. Ngayon, kapag ganito na ang papel, punit-punit na ang papel na ito, ang gagawin mo is pumunta ka sa labas ng inyong bahay o di kaya sa may bintana na lang sa inyong kwarto. Imposible naman na walang bintana ang loob ng inyong kwarto. Or kung wala naman, is pumunta na lamang kayo sa labas, dumaan kayo sa may pintuan. So, pumunta sa labas, dalhin ang punit-punit na papel na ito, hipan mo ito. Hipan mo ito doon na may buong paniniwala sa inyong ginawa. Pagkatapos mo itong hipan, bumalik ka sa loob, tumalikod. Huwag mo na itong lingunin pa. So, ayun, gawin ito sa kahit anong araw at kahit anong oras. At mas maganda na gabi ninyo itong gawin dahil sa gabi ay mas epektibo ang ating ginawa. Laging tatandaan ng ating mga ginagawang rituals, wag na wag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab at mas lalong wag natin ito laging isipin na may ginawa tayo. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone, God bless us all.